In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family in confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have committed sin in my thoughts and my words, in what I have done, and what I have failed to do. Through my fault, therefore I ask blessed Mary of the Virgins, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. O God, who prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that loving you in all things and above all things, we may attain your promises, which surpasses every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Judges. The angel of the Lord came and sat under the terebinth in Ophrah that belonged to Joash the Abyssinian. When his son Gideon was beating out wheat in the winepress to save it from the Midianites, the angel of the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, O champion." "My lord," Gideon said to him, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are his wondrous deeds of which our fathers told us when he said, 'Did not the Lord bring us up from Egypt?' For now the Lord has abandoned us and has delivered us into the power of Midian." The Lord turned to him and said, "Go with the strength you have and save Israel. It is I who sent him." But he answered him, "Please, my lord, how can I save Israel? My family is the meanest in the Manasseh, and I am the most insignificant in my father's house." "I shall be with you," the Lord said to him, "and you will cut down Midian to the last man." He answered him, "If I find favor with you, give me a sign that you are speaking with me. Do not depart from here, I pray you, until I come back to you and bring out my offering and set it before you." He answered, "I will await your return." So Gideon went off and prepared a kid and an ephah of flour in the form of unleavened meats. Putting the meat in a basket and the broth in a pot, he brought them out to him under the terebinth and presented them. The angel of God said to him, "Take the meat and unleavened cakes and lay them on this rock. Then pour out the broth." When he had done so, the angel of the Lord stretched out the tip of the staff he held and touched the meat and unleavened cakes. Thereupon a fire came up from the rock, which consumed the meat and unleavened cakes, and the angel of the Lord disappeared from sight. Gideon, now aware that it had been the angel of the Lord, said, "Alas, Lord God, that I have seen the angel of the Lord face to face." The Lord answered him, "Be calm, do not fear, you shall not die." So Gideon built there an altar to the Lord and called it Yahweh Shalom. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord speaks of things to His people. The Lord speaks of things to His people. I will hear what God proclaims. The Lord, for He proclaims things to His people and to His faithful ones and to those who put in Him their hope. The Lord speaks of things to His people. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss, truth shall spring out of the earth, and justice shall go down from heaven. The Lord speaks of peace to His people. The Lord Himself will give His benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall go before Him, and salvation along the way of His steps. The Lord speaks of peace to His people. The Lord speaks of peace to His people. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to His disciples, I assure you, only with difficulty will a rich man enter into the kingdom of God. I repeat, what I said to you is easier for a camel to pass through an eagle's eye than for a rich man. When the disciples heard this, they were completely overwhelmed and exclaimed, then, who can be saved? Jesus looked at them and said, for man it is impossible, but for God all things is impossible. Then it was Peter's turn to say to Him, here we have put everything aside to follow you. What can we expect from it? Jesus said to them, I give you my soul for in the new age with the Son of Man. Takes his seat upon the throne, befitting his glory. You who have followed me shall likewise take your place on 12 thrones to judge the 12 tribes of Israel. Moreover, everyone who has given up hope, brothers or sisters, father or mother, wife or children, or property for my sake, will receive many times as much and inherit everything, everlasting life. Many who are first shall come last, and the last shall come first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa unang pagtugon, para baga ipinapahayag na ibigay ko lahat ngayon na sa Panginoon na later on
ikaw ay magkakaroon ng higit na mas marami. Pero baka mamaya ang pagkaunawa natin ay itong higit na makararap ay yung higit sa iba. Yung ibibigay sa atin ng Diyos ay huwag natin isipin na marami, na higit sa iba. Yung pagkilos na ginugunin, tinutukunan natin ay isang kapunuan na hindi kawala ng iba. Kasi, sige, bigay mo lahat at magkakaroon ko lang ito. Pero yung iba ay mawawala, ikaw lang magkakaroon. Hindi yung ganun. No? Yung pangunawa ng ating pananampalataya ay isang pagkaunawa na ang kayamanan ay ibinibigay higit para sa lahat. At yun ang kinakailangan din natin, isa sa pabahay na kinakailangan din natin ipamanhik sa bawat isa. At yun ang higit na kaligayaan. Yung kaligayaan is not because we have more and there are people who have none. No? Ngunit yung tunay na kaligayaan ay meron ako ang lahat ay meron. Yun ang tunay na kaligayaan. Kasi kung kaligayaan ko lang ay ikaw lang ang meron at iba ang wala, ay maligaya ka na. Pero makasariling kaligayaan. Hindi yan ang makakristyano kaligayaan. Hindi yan ang puro ng ating pananampalataya. Kaya yung sinasabi ni Jesus na nagbigay ng lahat ng sarili niya, ng aligarikan niya, ng panahon niya, ng kanyang mga mahal sa buhay para alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Ay hindi na mulugan ang isang pagkilos na maging iyo lang. Ngunit yung isang pagkilos na kung saan ay ang lahat ay magkaroon. Kasi yun yung pamantayan ng ating pananampalataya. Kaya mo, kung minsan kinakailangan natin mag-ingat kasi kung pamakita po natin, kahit magpalimbawa sa unang pagbasa na nalangin natin na sinasabihan ko si Gideon na hindi ka mamamatay bakos ay ikaw ay lalakas pangunahan mo ang iyong bayan, ang Israel, laban sa mga kalaban tulad po ng Midianites na nakita natin ang husa na ipinagsanggalaw ang Diyos laban sa kanila. Na hindi sa pagkat yung pagkaunawa na ito ay isang tribo laban sa tribo. Ngunit isang pagkubo na nagagawa naman na ikaw ay pinagtatanggol mo ang iyong sarili sapagkat kinakaunan ka ng isang tribo. Hindi ito ng isang party laban sa kabilang partido. Ngunit yung pagkaunawa na dahil sa nagagawa naman na ako'y pinakalaban, kinakita mo yung pagtanggol mo sa sarili ko. Na hindi po gano'n yung pagiging isang bayan ng Diyos na ipinamamanik ng ating pananampalataya, isang pananampalataya na hindi makasarili. Kaya mo isang hapon na ibinibigyan sapagkat sinasabi ngayon sa Pilipinas, we have economic growth, tayo ay tumago sa larangan ng pananarapin. Kaya lang naman sa atin, ang exclusive growth, ang paglalulatan ng ilan, kasama ng 100 families,
cross. Yun lang yung lumago. So, ibig sabihin ay umangat nga, pero merong naiwan. Merong naiwan. Kaya ang sabi ng Jesus sa bagong bahagi dito, mahirap sa mayaman na makapasok sa kahalagan ng dati. Kapag ganito yung pagiging pamantayan na ang pagyaman ay para lang sa hila. Exclusives. Pangihilang lamang. Bagamat po ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na kung tawagin natin ay pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano, ay isang mahalin na liwanag po ng pananampalataya natin na nagnanamis natin na may bahagi para sa lahat. Inclusive. Inclusive. Kaya, kaakibat ito, yung pagtugod lahat sa paanyaya na kung saan ay kinakailangan isama yung mga mahihirap, kinakailangan iangat kasama ang mga mahihirap. So yung sabihin, na maging mahirap sa isang mayaman na makapasok sa karyan ng Diyos, kung hindi niya nakikita ang mahihirap sa kanyang matatayuan na naiiwanan. Eh siguro sabihin natin ni Pater, mga tamad kasi yan. Well, ama, eh may tungkulin tayong tulungan. Kahit na sabihin natin mga tamad, kabahagi pa namin ang pag-ibos. Simihigit tayong kaalaman. At yun yung patuloy na hamon. Pero lalo-lalo sa panahon na ito na itinagal ng simbahan, yung simbahan ng mga duka, yung Church of the Poor, bilang taon na ito, 2015, at yung patuloy na panahon na ito, lalo-lalo na po, yung panahon na ibinigay po ni Pope Francis. Nasabi ko na rin po ito kahapon sa mga CWL, na kinakailangan ang tunay na pagtugon, sabi ko kasi ni Pope Francis, na suliranin tungkol sa mahirap o sa kalimang suliranin ay nakaugat sa ano? Sa inequality, ang hindi pagkapantay-pantay. Ang hindi pagkapantay-pantay. At kinakailangan na tayo ay pagsumikap na gumawa ng mga pag-ilos na gumawa ng mga istruktura na naging dahilan na hindi pagkapantay-pantay ay dapat mamasahin para lang tayo ay magkapantay-pantay sa lipunan natin ginagalawan. At yun yung malaking hapon. Malaking hapon na kinakailangan natin bigyan ng resolume. Isa ang sa dapat natin pagtuunan ng pansin ngayon ay yung mga social apostolic natin. Makita ko natin kung isa kapag sa liturgy, ang dami pa ako sa liturgy. May lay ministers of Holy Communion, may lector, may commentator. Pero kuminsan, kapag po tayo nagtrabaho para po sa ating social concern, ilan lang yung tao natin sa social concern? Kung tutusin ako, ngayon na lang po tayo nagkaroon ng grupo ng social concern. Sabi pa nga ng Pipatan, baka kayo nag-PPD ay trabaho yun ng gobyerno. Ah, hindi ho. Hindi lang po yan trabaho ng gobyerno. Trabaho po yan ng isang mananampalataya Kristiyano Katoliko. Bakit? Yun, yung manual ang sinasabi ni Jesus. Mahirap.
na nanahirapan. Kaya kung tutusin po, yun pala po yung ating pagkilos na tumutubog para po sa mga nahihirap. Kaya po, supportahan po natin. Alam niyo po, minsan naawa po sa komisyon, meron lang araw, hindi naman po araw-araw. Pero mayroong araw na dalawa lamang yung nagluluto. Hindi ko na ako sasabihin ko ang organisasyon. Pero sa natin po ay magtulungan. Magtulungan tayo sa isang pangamihin na makikita ko natin na ang paglaro ay dapat ay inclusive, hindi exclusive. Sa maraming mga na dapat natin bigyan ng inclusive. Kahit ako itong pangamihin ng pagkilos namin para po sa pagkandaan natin sa Bindol. Inexcusyan ko sa mga. Sulira na yung pagtugunan na kinakailangan natin tugunan. Pati hindi pwede na hindi tayo buko. Hindi tayo buko. Kaya kung sinasabi ko ito, yung needles eye, yung sinasabi kong needles eye, alam mo kasi yung mayayaman, kapag itakas kanyang sa kamedyo, yan ay upstream kung tumayo. Yung needles eye ko kasi, ay yan ay isang gate sa Israel. Sino ang nakapunta sa inyo sa Israel? Wala pa. Kapag kayo nakapunta sa Israel, tuturo sa inyo. No? Yung isang needles eye. Meron ako kasi yung gate na maliit. Itong gate na ito ay sabihin ito, yung malawang malaki yan. Meron yung gate na maliit na hindi pwede na ikaw ay tutungo. Hindi ka pwede makalapas. Na hindi ka tutungo kapag ikaw ay nakasakay sa kamer. So, kaya sabi nito, tanging ang kamer lamang ang makapapasok. Pwede ba baba ka? O hindi kaya yuyuko ka para ka makapasok doon sa needle sa ayon. Kaya sinasabi na tama ang kamiyang yung lamang. So yung needles eye po ay isang uri ng bituan ng gate ng Jerusalem. Na kinakailangan yung nakasakay po sa asno ay yuyuko o bababa. Yung mga mayayaman, doon sila dadaan sa maraming gate yung malaki na hindi na sila yuko at hindi na sila bababa. Kaya yun yung idea na pinangayon. Hindi makapapasok sa puntas ng barayo ang mga mayayaman, ang mga kakilaman. Pero oo nga, kung hindi tayo yuko at iaral natin yung mga kapatid natin na nagihirap, na sila rin ay kinakailangan natin kasama sa pagbubuo ng higit na pagkilos na pagtugon natin sa buhay na ito na binibigay sa atin ng buong may kapal. Kaya napakarami yung hapon na yung binabahagin sa atin sa nabanggit ng pagkilos. At huwag natin makita ko talaga yung tunay na kaligayahan na itinutulog sa atin ng buong may kapal bilang mga tagasulod ng ating Panginoon Jesus Cristo. At ito yung patuloy natin iyawan. Kaya nga, nung sabi pa ako sa mga CW kahapon, kasi kalimitan ko lang sa mga kahapon ng mga CW ay kapag ang pinag-usapan natin ay ang mga ito ay tulungan natin. At ang simple pa ang marap, baka may pagkain na magulog sa atin ay nasasayang. Eh bago ang bulok, hindi yung bulok na. Baka kung kayo ng bulok na, tsaka na yung pamimigay. Hindi. Yung kwalam natin na hindi natin maubos, ipamigay na lang sa iba. Kasi marami yung tao na pwede mo maaaring natin natulungan na mga sa mga panahon na yun ay
maaaring kumakalap ang kanyang sigura kasi wala silang maaaring. So, bahagi ko yun. Kasi bakit ito? Itong pagkain nito, nagulong ito, ay saan? Mapapakinabangan ko ba? Binulong ko lang sila na diretso ko. Ay, sana ang pagkain na naging lupa, hindi pinapakinabangan ng ating kapwa mananampalataya. So marami po ang mga ibang mga pagkilos na kususin po ay hinahamon tayo po may kapag tungkol po sa bagay nito. At ito yung ipadalangin natin po. Na dito ang makita natin yung tunay na kaligayahan. Yung kaligayahan na kung sana hindi lang sapagkat may utak. Ngunit yung kaligayahan na yung mayroon ako, mayroon din yung iba. At yung kaligayahan ko, ay higit yun sa kaligayahan na mayroon ako, pero wala akong iba. Kapag ganun yung kaligayahan natin na mayroon ako, wala yung iba, tayo lang ang pinapupuno ng higit. Hindi mo yung tunay na kaligayahan. Hindi mo yun yung kaligayahan na tulad ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung itulog natin ngayon sa harapan ng umay kapatid. At ang ako maging bahagin ng isang mas maliwala ng pagkilos na isang maturuan natin yung tao. Maturuan natin yung tao na ipamahagi yung biyaya na natanggap natin para ang lahat ay magkaroon. At turuan natin yung mga tao na kumbaga sa kanila ay maaaring wala silang kayamanan, pero turuan natin silang magbigay ng kanilang panahon para higit sila rin maging kapakapakinaman sa mundong ating ginagalaman. Bakit? Ito yung isang maliwala ng pagkilos na ipinapamanig sa atin ng Panginoon. Yun ang kinakailangan natin pagtrabahuan. Na nag-aaral tayo ng sarili para sa kaharian ng Diyos. Ito yung uri ng kaharian na sinasabi ng Panginoon. Ang kaharian na mayroon lahat. Hindi yung kaharian sila lang ang mayroon. At yung iba ay mahal.
Pray, brethren, of sacrifice of your Son, and will to God, Almighty Father. May the Lord accept our sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all of his holy church. Blessing Lord Jesus, and O Maria, Lord Jesus, Charo, Chester, Ayan, Lord Jesus, Apostolado ng Panalangin. First year death anniversary of Lauro Aborto. Segundo Sanihon. Receive your obligation, O Lord, by which is brought about the glorious exchange, that by offering what we have given, may we merit to receive your very Son. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with you also. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, ever living God. His death we celebrate in love, by his resurrection and by his faith. Living faith and his coming glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints, we praise you, ours without end. We acclaim. Remember, Lord, your church spread throughout the world,
and bring it to the fullness of charity together with Francis and Ventura and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our spouse, with the blessed apostles, Saint Martin Nicholas, and Saint Helena. Saint Helena is now in the order, but today is her face, the mother of our Saint Constantine, Emperor Constantine. With the blessed apostles and all the saints who have preached you to all the ages, may we merit to be called saint in the life and be praised and glorified through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. That we may enter the danger side because we can lift up our brothers and sisters who might need our help so that with them we can enter the kingdom of God. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb.
Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say your word and my soul shall be healed. Thank you.